Hello guys, magandang araw. Magandang araw sa ating lahat. Sa ating mga subscribers, good day. So ito na naman tayo guys. I-check na naman natin yung ating mga alagang baboy. Yung ating freerange na anim na future inahing baboy natin. Inahing baboy. So check natin sila kung ano na yung ano pinagagawa nila during mga ganitong madaling hapon na. Okay, puntahan natin sila guys. Tara. So currently no, nandun sila sa no, nakita ninyo guys oh. Nandun sila sa baba currently. Gumagala. So nasa loob pa rin sila ng kanilang akala nila may pagkain na. So nandun na pa rin sila sa kanilang kuno. Pastulan. Yan. With hindi yan sila during ganitong araw guys, lalo na pag hapon na gumagala yan sila dito sa ating freerange area. Yan. Pagalagala lang papunta doon sa baba. Tsaka kung schedule na ng feeding lalo na sa hapon, automatic yan sila pumupunta doon sa taas naman. Doon sa yung sa may payag natin guys. Yung may trapal. Meron din silang swimming pool doon. Okay, so ito na yan sila na. So yan yung advantage ng kwan guys no, free range kung may lupa ka lang na pwedeng pag set up ng free range na with solar electric fence. Mas maganda guys pag i set up ng ganito. Hindi sa masigla yung baboy natin. Sigla. Tapos kung ang purpose lang natin guys is magparami, maganda ang freerange. Kasi yung baboy natin hindi tabain. Maganda yung production nila sa mga biik. No? Maganda yung sa pagbubuntis nila, maganda yung production talaga guys. Yung casualty, malimit lang yung casualty. Ang normally nangyayari dyan, yung madaganan lang niya, yung mga biik. Pero pagdating sa lusog ng mga biik, tsaka sa ganda ng pag-deliver nila, maganda talaga guys pag kumpleto sa exercise yung biik or at saka yung inahing baboy natin as a whole, no? So ganito at saka isa ring advantage no. Pag nag freerange ka, hindi mo na sila pinapapalit. Ang isa rin sa advantage na hindi mo na sila pinapahugasan yung kulungan nila. Magastos sa tubig kasi guys pag kinukulong. Pero choice nyo rin 'yan no. So itong atin is other option lang to. Kung gusto ninyo mag-intong setup, pwede rin. Working guys. Working talaga. Kung nagtanong kayo no, if okay lang ba ang baboy natin. Okay guys. 2 years na namin itong ginagawa and it's working. Okay. So tingnan nyo guys oh. Doon yan. Yung area nila is talagang minamaximize nila yan. And ang kagandahan sa ating baboy, pag ganitong setup na may solar electric fence, hindi sila namamatay guys ha, pag na-idikit dyan sa may wire. Hindi naman yan masyadong gaya ng live wire talaga. Hindi yan ganun kalakas guys. So, pitik lang, kurot lang ba, kumbaga, para magulat lang sila. Yan. Tingnan nyo guys, oh, hindi sila lumalabas dyan. Kasi alam nila na may kuryente talaga. And 24 hours yan guys ha. So 24 hours tumatakbo yung ating solar electric fence. During night time, nag-activate yung battery mode. During daytime, ang gumagana sa kanya is yung power energy no, galing sa araw. Tsaka at the same time, charging siya, nag-charge. So yun.
maintenance ng ating solar electric fence. Wire lang guys, normally itong wire na puputol, no? Lalo na pag binabanggaan ng mga kalabaw, baka. Yun lang. Tsaka sa battery, so parang hindi pa namin napalitan yung battery ng electric fence natin, na solar panel. So yan yung ating setup guys, no? Hopefully no, may matutunan kayo, no, na bagong setup na hindi live wire ang ginagamit. Solar lang. Solar lang, pwede na. Ginagawa namin dito guys, normally no, grupo-grupo yung ating mga baboy, magkasing edad sila, para pwede silang isama sa isang kulungan. Kasi na-observe namin last time, may nilagay kami na bago, no, na bagong salta sa grupo nila. Pinagtulungan nila guys, binubugbog nila yan. So, mas maganda pag mag-freerange kayo, maganda kung same age, same batch ang style, para magkakilala na sila, hindi nila aawayin yung isa, no? Yung sumampa. So dito ngayon guys, is rainy, no? Umuulan, taliksik, maambon-ambon. So gusto yan ng ating baboy. Pag gusto naman nilang mag-rest or gusto nilang magpahinga, pumunta yan sila doon sa ating shading sa taas. Nandun na yung isang baboy natin. At meron tayong mga kasama guys. Meron tayong aso dito. So sila bali yung ating mga gwardiya, no? Sa ating babuyan, sa bahay, sa farm. So ito yun sila. So, mas maganda pag may aso rin tayo, no? Yan. Kasi makasama natin yan sa ating kasiyahan dito sa ating munting, ano, munting farm. Yan. Sana guys maka-vlog tayo, no, how to set up. How to set up ng ganitong ating electric fence. Para may guide rin kayo ba? Step by step setup. Sa may mahilig ng baboy dyan guys, try nyo tong setup natin. Sa mahilig magbaboy na hindi naman kayang maka-afford ng magandang bahay talaga ng kunwari gusto mong paggawa ng bahay ng baboy, kulang pa sa budget. Kasi magastos talaga guys yung building. Try nyo ganito guys. Try nyo ng solar electric fence na style. Free range. Ganda na siya. Hinahanap na ng pagkain, no? Minsan, ang pinapakain natin sa kanila, no, supplement, in between sa umagahan, sa kasahapunan, binibigyan natin sila ng saging para at least ay silang additional na pagkain. Okay, so yan lang muna sa araw na to guys. Salamat sa mga
tagapanood no ng ating vlog. Salamat din sa mga nagko-comment. Minsan nagko-comment no. Tinatry ko guys na replyan lahat no ng may mag-comment sa ating comment section. Hopefully i-share niyo yung ating vlog para naman at least aware yung mga kababoy natin diyan no na mahilig sa kayupan. Aware sila sa ating community. So guys, thank you for watching. And sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button dyan, no, para updated naman tayo sa ating uploads. At saka si YouTube, i-recommend nyo nung ating channel sa iba, no, na mahilig din sa baboy. Guys, thank you for watching. Yan lang muna sa araw na to. And peace out.